Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 15 ng Oktubre at pinararangalan ng inang simbahan, si Santa Teresa ng Avila, isang dalaga at pantas ng simbahan. Ipanalangin natin kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ng pamilya ni Tita Virgie Cano. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo, at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang nagpapatuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita
sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon ako'y iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako namay mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y susunod na mangpusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yung aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo po ang lahat. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalutigit ang mga kababayan nating OFW. Paalaala ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Anong laman ng iyong loob na ipinakikita mo sa labas? Tinuligsa ni Jesus ang pariseyo sa mabuting balita sapagkat ang napansin nito, hindi naghugas ng kamay si Jesus bago kumain. Kaya't paalaala ni Jesus sa pariseyo, kayong mga pariseyo, mas binibigyang pansin ninyo ang mga panlabas kaysa panloob.
kayo po, ano pong binibigyang pansin ninyo? Kayo ba'y nakarinig na noong mga taong ayaw kong sumimba? Wala naman akong magandang damit. Parang nakakatamad pumunta ng simbahan. Wala naman akong bagong sapatos. Mga minamahal, ang Diyos na mayroon tayo ay Diyos na hindi tumitingin sa labas. Ang tinitingnan ng Diyos na mayroon tayo ay kung anong laman ng ating loob. At ito po'y madalas ninyong naririnig sa aking mga pagbabahagi. Sayang ang pagsimba. Sayang ang pagdadasal. Kung hindi naman nababawasan ang iyong katarayan, napapaumis ang iba sa inyo. Yung simba-simba dito, pag-uwi sa bahay, chismosa pa rin. O ay anong nangyari? Sapat na bang tayo'y sumimba? Sapat na bang maipakita nating panlabas na tayo'y nagdadasal? Na tayo ay nasa simbahan? Kung ang laman ng ating loob naman ay puro inggit at galit? Yun ang sinasabi ni Jesus. Ay baka tayo'y handang-handa sa panlabas, posturang-postura ng pagsimba, bihis na bihis, hipir na hipir ang buhok, naka-make up pa. Pero ang bunga nga naman, kung makapagmura, walang pasintabi. O baka naman tayo rosaryo-rosaryo, halos hindi mabitawhan ang rosaryo, lagi nang nakaluhod at nagdadasal. Tapos hanggang ngayon naman, galit ka pa rin sa iyong ina, galit ka pa rin sa iyong anak. 3 taon mo nang hindi kinakausap ang iyong kapatid. Paalaala ni Jesus sa mabuting balita, unahin mong ayusin ang iyong panloob. Sa gayon, magiging kasunod na malinis nito ang iyong panlabas. Iwasan po natin ang pagpapakitang tao lamang. Ito yung mga Pariseo na tinabanggit ni Jesus. Dahil ang mga Pariseo, ang katumbas ho natin sa panahon natin ngayon ng mga Pariseo, yung mga plastic, yun yung mga Pariseo. Yung magaling kapag kakausap mo, yung pagtalikod mo naman, wala namang ginagawa at walang sinasabing maganda. Yun yung mga Pariseo ngayon. Yung mga plastic na tao. Yung magaling lamang magpakitang panlabas, pero ang loob naman, maduming madumi. Sabi ni Jesus, linisin mo muna ang iyong panloob. Linisin ang pag-uugali, linisin ang kalooban, alisin ang inggit, bawasan ang galit, tanggalin ang pagpamataas. At kapag ka malinis ang loob, makikita iyon sa panlabas. Makikita at mararamdaman nyo ng ibang tao sa iyong mga ginagawa. Paalaala sa atin ang mabuting balita ngayon, unahin natin lalinisin ang ating panloob. Mga minamahal, mahirap po ito. Hindi ito madali. Kaya nga si Jesus, ang gusto niya, hindi naman biglaan. Unti-unti, araw-araw, habang tumatanda tayo, dapat sa pabait. Mahirap tumanda ng pataray. Mahirap tumanda ng pasamaang ugali. Pagka namatay tayo ng masamaang ugali, pangit ka sa kabaong. Nakasimangot ka. Galit na galit ka lagi. Mga minamahal, si Jesus sa ating mabuting balita ngayon, binibigyan tayong paalaala. Linisin ang puso. Linisin ang kalooban. Unti-unti lang, dahan-dahan lamang, hindi naman biglaan, pero araw-araw, pagsumikapan na maging mabuti upang sa pagsapit natin at pagharap sa Kanya,
maipagmalaki natin ang ating maliliit na gawaing kabutihan na bibiyayaan niya ng buhay na walang hanggan. Sa banal na misang ito, mga minamahal kay Jesus, natatanggapin sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po akong maging malinis sa aking puso at damdamin. Tulungan mo akong maging malinis sa aking kalooban upang ang lahat ng aking ginagawang panlabas, ang ginagawa kong pagtulong, ang ginagawa kong paglilingkod, maging bunga ng pagnanais ko na maging malinis sa loob, isang buhay na laging nagmamahal sa iyo at sa kapwa-tao. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalanging wagas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ka po, may kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinanakila ng lahat ang nabalito mong anak na siyang nagmulat sa sa pilay ng malakang at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sana
iyong dulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa salong
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Marapatin sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumbay katarungan sa naapi at kalungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay, ang tapat mong angkan, gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng paghahanda sa isang special na pagdiriwa ngayong darating na January, ang pambansang dambana po ay magkakaroon ng dinner for a cause ngayong December 10. Tampok po dito si Mitoy Yonting at ang The Drivers, ang kanyang banda, ang ilang mga piling mga awit at mga pari na magtatanghal mura dito sa Arsidiocese ng Lipa. Available po ang ticket sa halagang 2,500 piso lamang sa ating pamisahan at sa opisina. May dinner at may dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Suportahan po natin ang gawaing ito para sa pambansang dambana. Ikatlo, ngayong darating na Biyernes, 18 ng Oktubre, bahagi ng paghadiriwang ng ating Buwan ng Santo Rosario,
at panawagan ng simbahan para magdasal para sa kapayapaan at pagkakaisa sa mundo, tayo po'y magninilay sa misteryo ng Santo Rosario sa alas 9 ng umaga ngayong darating na Biyernes. Kayong lahat, lalo't higit ang mga kabataan, ay inaanyayahang makiisa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at arawa ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos.